Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng kumot. Yun guys, hindi ko ito ini-expect na merong magre-request sa atin kung paano gumawa ng kumot. Kasi kung alam naman natin yung sukat, madali lang man siya dahil tatahiin mo lang yung buong paligid niya. Pero dahil may nag-request, gusto ko i-video siya, ipapakita ko kung paano siyang gagawin. Ito siguro guys para dun sa mga beginner na wala pa siyang idea o wala pang karanasan kung paano siyang tatahiin. Ito guys, papakita ko sa inyo kung paano siyang gawin. Tara guys. Ito guys, sinukat ko na to. Ang gagamitin natin tail is Canadian cotton. Itong 96 weight. Sa regular size na kumot is 90 inches ang haba. Kaya itong haba nito, okay na to para sa ating haba ng kumot. Ito yung pinakadulo ng tela, ayan yung pinaka rib ng ating kumot. Uunahin natin tahiin itong pinaka ito yung dulo ng tela. Dito, kasi may gawi yung kumot natin sa design niya, gaya nito. Ang gawin niya is may patayo. Kaya tingnan din natin kung saan yung banda ng pinakababa ng kumot. Dito sa pinakababa, dito tayo magtitiklop ng unang tiklop natin. Titiklop lang natin siya ng dalawang tiklop. Ganito guys, dodoblihin natin to. Mga ano to mga half inch, tapos mga 3/4 inch. Ayan. Diretso lang to guys. Hanggang doon sa kabilang dulo. Tiklopin natin. Sa pagtahi guys, kung na-experience nyo na parang minsan nung mahatak siya sa ilalim, kasi nga may ngipin yan sa ilalim na hatak, medyo alalayan nyo lang yung ilalim na makontrol nyo yung paghatak ng ngipin sa ilalim para sabay siya dito sa ibabaw. Kaya iipitin nyo yan, mapapansin nyo minsan yung hawak ko sa tela, nakapaganyan ako, para naiipit talaga siya. Kasi pagka ginanyan mo lang, tapos pinasadahan mo lang, hatak na yung ilalim niyan, hindi na magpapantay. Kaya mas maganda, pagkatubi nyo ng ganyan, iipitin nyo ng mabuti yung tela para sabay siya na matahi. Kasi kung hindi, pipilipit siya talaga. Ayan, napansin nyo guys, sinahatak ko ito. Tapos iipitin natin dito. Para sabay siyang hinahatak na atin natin. Natahingan natin yan. Hindi siya pilipit. Minsan kasi pumipilipit talaga pagka hindi ka tinahawakan ng maayos. Tela. Ngayon ito guys, dito sa bandang itaas ng kumot natin, medyo mas malapad dito. Itupi lang natin siya ng dalawang tupi. Pag mahirapan kayo guys magtupi, kagaya ko minsan ang ginagawa ko tupi. Dalawang tahi ito. Pinapasataan ko ito ng dalawang tahi. Una, tatahian ko muna siya ng nakaganyan, tsaka ko siya itatahi ng mas malapad para sukat. Ito guys, tingnan nyo. Tatahian ko siya, ito mga 1 inch to eh. Kailangan matahi ko siya ng dire-diretso na ganyan din kalapat.
pag natahi na natin, mas madali na natin siyang maitutupi pa ng isa. At as in, pantay siya. Ayan guys. Dito medyo malapad na. Kung dito 1 inch, siguro dito mga 1 and 1 half. Tupi natin. Hanggang sa dito. Dito guys sa lapad, ang magiging guide ko, gaya ng ibang mga sinasabi ko sa inyo, yung mga nakaraang video, simula dito sa tahiin natin, ang magiging guide ko ng lapad, ito. Kukuha uli ako ng guide ko dito kung saan ako nagsimula. Halimbawa, ito. Simula ako ng lapad hanggang dito sa dulo ng plate ko, yung pa-arm na yan. Hanggang sa tahiin ko to ng diretso, iyan ang magiging guide ko. Diyan ko itatapat yung dulo ng tela ko sa tupi. Ayan guys, nilalapat ko siya tapos hahawakan ko siya ng mahigpit dito, pero hindi ko siya hatakin, napipigilan ko yung tela, hahawakan ko lang ng mahigpit to para huwag niyang mahatak yung tela sa ilalim, sabay sila ng tela sa ibabaw at ilalim. Wala siyang pilipit. Hindi siya pilipit. Tinahin natin. Tsaka pantay ang ating tahi. Dahil gumawa tayo ng guide. Ngayon guys, pag natahin na natin yan, dito na tayo sa magkabila ang gilid. Sa magkabila ang gilid, hindi naman kailangan ganun kalapad. Medyo maliit na lang dito. Kahit mga dalawang ano lang, 3/8, yung mahigit ng 1/4, tapos 1/2. 3/8 tapos 1/2. Lalak lang natin yan. Hanggang sa kabilang dulo na to, pati sa kabila. Ganun din yung gagawin natin sa kabilang side. Guys, tapos na ang ating. Thank you.